Pamilya halos host, umatras na raw at walang matatanggal sa longest running noontime show na 8 Bulaga. Pero bago pong ating balita, huwag kong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga balita. Ayon sa source ng isang entertainment website, wala daw magbabago sa longest running noontime show na 8 Bulaga at mananatili pa rin ang iconic trio nina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Hindi na daw umano'y tutuloy ng mga halusos ang pagpapalit ng tao sa 8 Bulaga dahil ang posibleng rason ay ang negatibong kritisismo na binato sa kanila sa social media. Ayon sa mga ulat, umatras umano ang pamilya halusos sa kanilang plano dahil sa kalawatkanang bash na natanggap nila online, kaya naman pananatilihin pa rin ang mga staff at host ng noontime show. Samantala, ayon din sa ulat, posibleng si Tony Tuviera ay magpahinga na sa paghawak sa 8 Bulaga dahil ayon sa source ay posible na itong magretiro. Matatandaan din na dati na paulat na pagkapasok ng mga halusos sa pamumuno ng Tape Incorporated ay nag-order umano agad ang mga ito ng mass resignation sa mga matatagal na ang kasama ng production staff ng 8 Bulaga. Matapos ngang pumutok ang issue ay matatandaan din na may hirit pa si Tito Soto kung saan sinabi nito na walang dapat palitan sa production crew ng programa. Ayon naman sa talk show host na si Boy Abunda, ay nakatagdang magsalita ang pamunuan ng Tape Incorporated ngayong Abril tungkol sa mga issue na kinaharap ng 8 Bulaga. Ayon pa sa source, sa ngayon daw ay si Romeo Halusus Jr. na ang bagong chairman ng Tape Incorporated, habang ang kapatid nitong si Dapitan City Mayor, Bulat Halusus, ay ang treasurer ng Naturang Production Company. Ayon din sa ulat, kukunin ang serbisyo ng season television and movie director na si Louie Ignacio bilang bagong director ng 8 Bulaga. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag pong kalimutan mag-subscribe para sa iba pang showbiz updates. Kita-kita po tayo sa aking next video. Thank you!